So maginaw, madam na madam. Nice! Oh my God, di ka pa naniniwala, manood ka ng vlog. Buhang right path, the path where you belong. Ready for delivery. And guess what? Ang kinuha ni Mami Heidi ay... Char! With another sit-down video. So today, I'm going to unbox my new Louis Vuitton bag. Medyo abrupt yung ating outro sa last na vlog. So it is a continuation. Hindi ko naman ina-expect na uuwi ako na meron akong bag. Kasi wala akong plano talagang bumili. I have here dalawang Louis Vuitton na bag. Tada! Gusto ko to sanang i-TikTok. Pansin ko lang kasi medyo uso yung unboxing sa TikTok. Kaya lang, wala akong assist. There you go. Ayan. Wow. So, meron silang pa-ribbon. The bag name is LV Cousin or Cousin. PM ang size. Wow! So, diba, nagpa-poll ako sa IG. Tinanong ko kayo kung anong kulay yung bibilin ko. Sa totoo lang, is a tie. And guess what? Ang kinuha ni Mami Heidi ay... Jalan. What? Ang kulay niya, it's cream. Right? So, ayun siya. Ang masasabi ko lang, napakaganda ng details. Faultless siya. Hinahanapan ko siya ng dahilan para hindi ko siya bilhin. Pero, wala akong makitang issue. Bago to ng LV, I think nalabas lang to no spring, summer of 2021. So, mag 1 year pa lang. So, ayan ang loob niya. Para siyang suede. May tatlo siyang compartments. One. Tapos yung naka-zipper. And then yung isa. So, ito yon, ayan yon, nakikita niyo yun. Charan. Etong chunky hardware. Actually, lakas ang dating, guys. Kasi meron siyang embossed na monogram din. So, gorgeous. So, kung may occasions, tapos formal, ganito yung peg. Pero kung gusto niyo naman ng casual, pwede naman natin lagyan ng another strap. So, meron din siyang LV na yun. Ang masasabi ko is napakaganda ng quality ng leather. It's a lambskin. The monogram emboss, di ba? Is so nice. I also find it very versatile in a way na pwede siyang pang formal, tapos pwede rin siyang pang casual. Ito yata yung issue nila after ng multi-pochette, bagong series to ni LV. Ang tanong nyo naman, bakit white yung kinuha ko? Well, for a change, yung aking mga Louis Vuitton is black na. This is my third Louis Vuitton bag. Yung first is yung Speedy 25, which I got sa Japan. The second one was LV tote bag. And this is the third one. Nung sinukat ko siya, wow, parang alam mo yun, ayaw ko na siyang bitawan. Pero sa totoo lang, nag-second thought talaga ako which color, dahil I have to say the black is outstanding. Pero, white is exceptional. So sabi ko, white tayo for a change also. So, next item, since nandito siya, i-unbox ko na din, ano? Tada! So, ko lang sabihin na ito ay hindi bag. Ito ay shawl. Hindi ko alam kung ito ay para sa akin. And since nandito siya, kaya ko siya i-unbox. Actually, si Hazel yung nakakita nito. Ito yung mga gusto kong shawl na talagang may coverage kapag ka malamig. Aside from maganda yung fabric, ang ganda rin nung print. Parang siyang nag-o-ombre. O, di ba? Ayan. Sa kabilang side, iba pa yung print niya. O, di ba? There. Kung gusto mo ng medyo light lang, di ba? Ilang bagay sa damit ko, guys. Ganyan, no? Di ba? May pa-biton-biton kang kineso dyan. Handa na tayo sa Korea. So, maginaw. Madam na madam. Madam? Pwede naman kahit ano. Wala namang rules. Basta kaya mong dalhin. Confident ka. Masaya ka. Go for it. Ang ginaw. My God. It's so cool in here. Char! Back in the kitchen. Parang sa mga vlogs ni Mami Heidi, hindi pa rin walang food. Mga 1 month na rin ako nag-crave ng longganisa. Pero wala akong matipan na longganisa. Actually, before, meron kaming binibilan dito sa may Cherry Congressional. Ang sarap nung skinless longganisa nila. Perfect yung tamis, tapos ma-garlic, ma-pepper. Pero dahil wala nang cherry doon, wala na akong nabibilihan ng longganisa since then. Yung mga available sa market, to be honest, hindi ko bet. The reason, I will be making my very first
longganisa. Ito palang i-dinner namin yung gagawin natin and hopefully carry over to breakfast. Let's get started! So we have 1 kilo of lean ground pork, a dayo ng minced garlic, as many garlic as you want. Meron din akong chop. 1/2 cup of sugar. Coconut sugar, dahil yan lang yung meron ako. And then 1 teaspoon of ground pepper. Iodized salt. My secret ingredient, again, 1 teaspoon din. 1 tablespoon ng oyster sauce. 2 tablespoon ng flour. Konting paprika. Panchada. Mix all together. I'm done on mixing. So, ready na siya to wrap. And, nilagay ko siya sa fridge for like 30 minutes lang, guys. Kasi nagmamadali ako. Pero, you can do it like an hour para mas maging firm siya. So, I'm ready to roll it. I-divide natin to sa 4. Have here 4 pieces lang, guys. So, ang gagawin natin dito kasi, pagka na-roll nyo na siya lahat na ganito, kailangan nyo silang i-fridge for like siguro 2 hours para lang bind yung ating flour doon sa mga giniling para pag fry natin siya, hindi sila madudurog. Tinikman ko na siya kanina. Nagdito ako ng konti tapos tinaste ko na. Happy na ako sa timpla. Tutuloy ko lang ng ating rolling. Siguro fry muna ako ng konti tapos ako ilalagay sa rep para makakain na tayo. Kailangan lang medyo mahina lang yung apoy para maiwasang masunog more so meron tong sugar. So usually pag may sugar, madaling umitim or madaling masunog, di ba? Ang nice! Comment below, ano ba yung sausawan nyo sa longganisa? Ako usually kamatis. Pwede rin namang suka minsan, pero generally gusto ko kamatis. So ito yung batch na hindi ko na siya nalagay sa rep after ko i-wrap dahil nga nagugutom na ako. And my favorite sausawan, kamatis with patis. Pero hindi ko pa siya nilagay ng patis kasi baka maalat to. So, tikman natin. Tama lang yung sugar. Pero pwede pang dagdagan. Sarap. Nakakaminis. So, medyo maliit siya, no? Baka dapat yung wrap ko pakabila. Kasi yung wrap ko, guys, dito eh. Pag gano'n. Baka dapat pag ganito. Para medyo mahaba. Perfect ang po! It's a day. Place nyo na yung order nyo for my skinless longganisa. Good morning, people. Pag ako nagising, hindi na ako natulog eh. Siguro mga 2 na. Nagising ako dahil si mother lumabas. Sensitive kasi ako, guys, matulog. Pagbukas ng nap, pagbukas ng gate, basta yung mga ganyan. Nagigising ako sa mga ganyan. Trying to continue my sleep, pero wala eh. Ayaw na eh. Anyways, ayaw na ako makatulog. Eh, hindi na tayo matutulog. Kaya pala rin pala ako hindi nakatulog. Mga around 4 o'clock. Naalala ko yung longganisa nilagay ko sa freezer. Parang to catch up yung lamig, pero hindi ko intention na iwanan siya sa freezer. Tapos 4 o'clock, nagising ako, bumaba ako. Nilabas ko na siya sa freezer kasi nga, breakfast yun. Sana na-tow na siya ngayon ano, para pwede tayo mag-breakfast. Turn off na natin, guys. Mag na mag to halos everyday. I have flowers delivery. Nakakatuwang makatanggap ng flowers. Sa totoo lang, no? Yung feeling ko napaka-special ko, feminine ko. Girl na girl. Ay, nakatali. Baka daw tumakbo. There you go. Wow. Roses are red. Violets are blue. Ay, di paano ba dinadala yung mga Miss Universe ng flowers nila? Anyway. Duhang arte. Well, syempre ilalagay ko ito sa vase. There you go.
So here's our giniling na nilabas ko kanina. And then let's see. Okay, ayan. Pwede na tayong mag-roll for breakfast. So ito na lahat yung ating skinless longganisa. So na-roll ko na siya, tapos lagay ko siya sa freezer for a few minutes and then it's ready to cook. Pero syempre hindi ko ito lahat lulutuin, di ba? Yung iba, lagay natin dito sa freezer bag. Pwede natin i-breakfast in the coming days kasi sobrang dami nito. Ito yung second version na dinagdagan ko pa siya ng sugar, tapos dinagdagan ko siya ng pepper kasi nung unang try ko kagabi, medyo kulang pa siya sa sweetness and pepper. Ayan. Nagto ako kasi yung mga hindi ko naman talaga niluluto, like this one, first time, lasagna, first time, natatry ko siya. So, at least for once, natry mo yung gusto mong gutuin, di ba? So, huwag niyo masyadong i-crowded, guys, para maluto siya ng maganda. Yummers! Aba, ang Mother Goose nagpanga. OMG! Ay! Wow, may singkamas. Saan galing ang singkamas, Mother? Yeah. Ay! Sorry po. Tingnan nyo naman yung nanay ko, guys. Talaga naman yung paso na mababasag at meron pa siyang mga panapin dito. Dito niya nilagay dahil swerte daw tong halaman na to. Pati sa kwarto niya nilagay. Anyway, magbabayad ako ng bills. Kabayo. Hi guys, paano ba kayo nagbabayad ng inyong mga utility bills? Ako actually mixed. Meron akong mga naka-auto-debit sa aking bank. Meron din naman akong manual. Katulad nito, in-execute ko every month through online banking. Meron din naman na via GCash. Kaya minsan nalilito ako kasi it's not just dito sa bahay yung binabayaran ko. Siyempre, pati dun sa 11-11. So, minsan na-overlook ko. Let's pay Manila Water. June na siya nung January 24 and today is January 30. Back matutuga na tayo ng tubig. Ang tubig namin ay 471.69. Next naman, Meralco baby, 4,995.21. Tapos ang ginagawa ko dito, guys, sinusulatan ko siya. Paid, via, ganyan, banking, date, ganyan. Kasi para naka-notes, no, minsan nakakalimutan mo kung nabayaran ko na ba to or hindi. Pero kung may sulat, at least, diba, confirmed. Tapos, if a file, merong folder. Okay, guys. Breakfast is done. So, nakuha ko din yung lasa ng aking skinless longganisa. Pinadalan ko ang ate Hazel nyo. Ang ate nyo nag-message. Imagine nyo, ang sabi, oh, ang sarap. At hindi siya naniniwala na ako ang gumawa. Oh my God. Di ko pa naniniwala. Manood ka ng vlog. Tapos, guys, ayan, oh. Tama ako, diba? Sarap sa kamatis. Kamatis kasi yung sasawa namin. Tapos, etong sagot ko sa kanya. Eto na naman tayo, babe. Hindi ka na naman naniniwala. Manood ka na lang ng vlog ko. Naka-vlog yan. Ang lagi kong motto, oo, mahirap. Wala namang madali, di ba? Lahat naman ng bagay, pinaghihirapan kahit simple lang, di ba? Gusto mong kumain ng masarap, magpakahirap kang magluto. Gusto mong maging maganda yung life mo, di magsikap ka. Wala namang instant success. Nakaupo lang tayo dito, babagsak na lang sa harap natin. Hindi naman ganun ang buhay. And I therefore conclude, we just have to be hardworking, patience is a virtue. Pray that God will lead us to the right path, the path where we belong. Just an update, no, doon sa ating hyperbaric oxygen therapy na nakita niyo doon sa ating last na vlog. I'm gonna link that below. So, sabi ng doctor, it's a therapy na ginagawa mostly ng mga athletes. Si LeBron daw meron noon sa bahay. Dahil pang cell rejuvenation and regeneration doon sa mga merong injuries, ganyan. Tapos kung nagka-COVID din, nabuboost yung immune system. Anti-aging din siya. Actually, nung nando doon ako sa loob, a bit uncomfortable nung start at saka nung pa-end kasi binibuild up yung oxygen level, tapos naman sa pa-end naman binababa na. Parang eroplano nga lang pag take off saka landing, yun yung mga crucial. Pero pagka nadudun ka na sa area at stable na, relax na siya. Sabi ni Hazel, para daw akong bumata while inside, tapos namumula daw ako. So hindi ko alam, sabi kasi ni Doc, yun daw ay pure oxygen. Tapos sabi ko sa kanya, bakit Doc, yung ini-inhale ba natin ngayon dito, hindi ba siya pure oxygen? Well, sabi niya, it's an oxygen pero hindi siya pure kasi marami
siyang mga contaminants, pollutants, ganyan, no? Sa mga magtatanong magkano yung procedures, yung sa akin kasi it's part of my executive check-up. Pero kung gusto nyo ng HBOT lang, yung hyperbaric oxygen therapy, merong separate rate yun. Probably you can check their Instagram account, their website for you to know. Hindi ko kasi alam eh. Yung ating glutinous rice, nakababad na siya for like 5 hours. Target ko is 6 hours bago natin siya i-steam. Ingredients guys, very easy. Glutinous rice, itong coconut milk, pagkatapos of course ripe mango, tapos sugar, salt, yun lang. So ayun na nga yung ating rice. Medyo tumataba na siya, di ba? Kasi pag binabad mo yung rice, mapapansin mo na lumalaki siya kasi nga nabababara ng water. Sa Thailand, hindi nila sinasaing yung rice na katulad natin. Nababad nila yung rice, pagkatapos i-steamin mo siya. Yung tubig ng rice na dala-dala niya, yun ang magpapaluto sa kanya through steaming process. Kaya hindi nagiging mushy yung rice or overcooked or sobrang tubig. Kita mo pa rin na talagang whole grain siya, crystal-like. Tapos ang bango ng rice nila doon. Well, ang mango nila is not perfect, I have to say. Kasi yung mango natin yun ang perfect, di ba? So in a few minutes, mag-i-steam na tayo. So, here we go. Ayan na yung rice natin, guys. Yung sinasabi ko kanina, medyo tumaba na siya. Nag-absorb na siya ng water. I-drain natin. Ready for steaming. So, using a cloth or probably katsa, ilalagay ko dito yung rice. Ayan. Saka natin siya ilagay sa steamer. Ready na natin i-check, no? Kung hindi pa siya okay, we'll add some more minutes. Inyet! Aray! Oh my God! Look at this, guys! OMG! Medyo marami akong nailuto. Kita niyo, di ba? Parang crystal siya. Greens niya is buo. Hindi siya basa, hindi siya lusak. Hindi pa siya luto, guys. Hahaluin ko lang. Yung iba dito, ang ginagawa nila, sinusoak nila overnight. Ako kasi, sinook ko lang siya ng 6 hours. Order na po kayo. Ready for delivery. So guys, that simple, that easy. Ang bilis gawin, di ba? And the best part is, syempre taste test, di ba? Oh, ayan. Wow. Salted coconut sauce, i-drizzle mo over like that. Yes. And then, dapat meron pang a sort of parang mung bean dito pag sa Bangkok. Pero dito sa atin, usually nilalagay na lang is yung sesame seeds. Diba yung rice, hindi siya sabog. Makikita nyo pa rin yung kanyang butil. Yung rice may kunat factor. Sweet, salty, na may konting asin ng mangga. It's so perfect. I'm so happy with my mango sticky rice. This reminds me of Bangkok. I tell you guys, order na kayo. Available sa 11-11 maginaw. Mommy Heidi Mango Sticky Rice. Tapos Mommy Heidi Longganisa. Comment down below, guys. Sino order? Sawadee ka. Kapkun ka. Sawadee ka means hello and kapkun ka. Thank you. Bye! I hope we're more than just friends. I
I wanna be.